ang Diyos hindi humahanap ng iyong at ating pagsamba. Siya ang naghahanap ng totoong sumasamba. Ano ang message natin ngayon? Legit worship. Ito po ay tungkol sa gathering. Kasi ang worship, malitest natin if we are spirit-filled pag may kausap na tayo. Yeah, speaking to one another. Malalaman mo at ma-affirm yung reality ng ating katatayuan sa Diyos when we are with other people. Kaya yung mga ayaw makipag-usap sa tao, yes, that may be your personality, but there is something wrong with you. Kasi God wants us to be a channel of His blessing. Kasi tayo yung katawan, tayo yung bibig ni Jesus. Kaya yung mga gustong kausapin ni Jesus, ikaw yung gagamitin niya. Pero kung ikaw mismo parang aloof ka sa tao, there's something wrong. Naintindihan natin. Kaya it's not about us, it's about Him. Tingnan niyo yung liham ni Paul ngayon. Tingnan niyo yung liham ni Paul. Be imitators of me, just as I also am of Christ. Ano siya sabi ni Paul? Parang tapang, no? Kaya niyo ba sabihin sa katabi mo yan? Gayahin mo ko. Dahil sinusundan ko si Jesus. Kaya mo? O, sa anak na lang, sa anak. Sabi mo sa anak mo, anak, gayahin mo ko dahil sinusundan ko si Jesus. Sa totoo lang, matapang din tayo magsabi ng ganyan. Hindi lang natin napapansin. Every time we teach our children to do something, we are actually telling them, you copy me. Unfortunately, minsan hindi consistent yung sinasabi natin doon sa ginagawa natin. Pero anong pinanggagalingan itong verse na ito? Bago niya sinabi yan, ito yung pinanggalingan niyan sa chapter 10. Pag nagbabasa kayong Bible, titingnan niyo lagi saan nang gagaling. Ba't niya sinabi ito? Okay? So, sabi niya rito, whether then you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. Gayahin niyo ako. That is my heart. That is my desire. That whatever I do, maging kumain o uminom, pagsamba sa Diyos yan. Maging sa iyong pag-upo at pakikinig sa salita ng Diyos, pagsamba yan. Napag-isipan nyo, imagine yourself, you're talking to God. Or wag na natin sa Diyos, President Bongbong, kausap mo ngayon. How would you behave? And you are listening to His instruction. How would you behave? It's an expression of respect. Tama ba? Ganon din yun. If we are now listening to God and listen, hindi ako Diyos ha, but whatever. Let's say I am a messenger. Say, here is the message of the King. Makinig tayo. May message ang hari. Di ba? Kasi pag hindi mo, ano, parang pambabastos yun sa King. It's not on the messenger, but it's on the King. Kasi yun ang pinadala niya eh. Nakuha natin. So, ganun din ang sinasabi dito. Kaya, what either you do, whether papunta ka rito, nagda-drive ka, it is always to bring glory to God. Nag-aaral ka, nagbabasa ka, nagluluto ka, you bring glory to God. Di ba, you give your best. Hindi naman to para masarapan sila. Hindi. Lord, mag-glorify ka sa lutong ito. Di ba? Maging sa iyong pananamit, it is for the glory of God. Whatever you do. Kaya sabi niya, pero ito pang pinaka-importante. It is something that will attract people to follow and worship God. Kasi kung ito nakaka-epekto sa'yo at nakakabuti sa'yo, gusto mo yung iba rin makatikim ng kabutihan ng Diyos sa pagsasamba sa Kanya. Kasi yung sumasamba sa Kanya, may pagpapala sa Diyos eh. So kaya nga sabi niya, give no offense, sabi niya ganun, either to Jews or to Greeks or to the Church of God. Just as I also please all men. Habang pinalulugaran ko yung mga tao, sabi niya, sa lahat ng bagay, hindi ko hinahanap ang sarili kong pakinabang. Sabi niya, ngunit ang pakinabang ng marami. Para sa gayon, sila ay mga ligtas. Sa madali, sa bawat kilos, ito'y glorifying sa Diyos, gusto mo silang maakit. Gusto mo silang madala sa Diyos. Gusto mong makita nila ang buti ng Diyos. Kasi kaawa-awa ang mga taong walang Diyos. Kaya ang sarap na may Diyos. Kaya gusto ko sabihin sa tao, come on, you worship the true God, you'll never regret it. He cares for you more than He cares for Himself. Sobrang amazing si God. Kung alam nyo lang, kaya nga we want to tell them this is how to glorify the Lord. We want to speak about Him. That even in the darkest moment, they will know that the God of Israel is true. Because that is the God who came on earth to save us.
Yun ang gustong paalala sa atin ng Diyos. Kaya we need to glorify Him. And look at this. Kaya paano to? Paano i-glorify? Two things to remember in 1 Corinthians 11. Honor God's authority structure and honors Christ's amazing sacrifice. Bakit importante yan? Kasi ganito, doon lang sa structure. Ang hirap sabihin, Lord, I submit to you. If we cannot even submit to the people we see, di ba yung nakikita natin, hindi tayo makapag-submit, paano tayo makapag-submit sa Diyos hindi natin nakikita? Di ba? Hindi, hypocrisy yun. Kapag hindi natin alam yung structure ng Diyos, may structure ng Diyos whether we like it or not. Minsan sinira na lang ng panahon kasi ayaw nilang sundin ng Diyos at habang ginagawa nilang sumuway sa Diyos, lalong gumugulo yung buhay natin. Hindi lang nila napapansin. So, tingnan natin. Now I praise you. Look at the words. Because you remember me in everything and hold firmly to the traditions just as I delivered them to you. Ano sinasabi ni Paul? Alam mo, pinupuri ko kayo dito. Kasi naaalala ninyo ako eh. Sa lahat ng bagay at pinangahawakan ninyo yung mga tradisyon. Ano ibig sabihin ng tradisyon? Ito yung mga paniniwalang ipinasa ko sa inyo. Ipapasa nyo sa next generation. At kung sakali, mayroon pa rin tayo na de-develop na practices para maalala yung mga prinsipyo na yun. Nakuha ninyo? Kasi nagbabago yun eh. Parang ganito. Kaya just as I delivered them to you, ano sinasabi niya? You have respected me as your apostles. You have respected me as your spiritual leader. So mayroong structure siyang ginagalang. Going back to the letter of Paul, I want you to understand that Christ is the head of every man. And the man is the head of a woman. And God is the head of Christ. Now, alam niyo, itong bagay na to, naging controversial ito dahil may mga ilan na ginagamit to laban sa divinity ni Jesus Christ. Kailangan maintindihan natin muna, ano ba talagang pinaka-essence ng letter? Balikan natin. Tingnan niyo yung word na salita. Head. Tatlong head. Ano pinapaunawa dyan? Mayroong namumuno o mayroong nangunguna. Yung head dictates what the whole body will do. Tama ba? So, mayroong head. Parang structurally, sa authority, pinapakita niya, mayroong head na kailangan mong sundan. Okay. For all men, every man. Bakit every man? Jesus Christ is the head. Alam niyo bang napakahirap nun? Pero panasasabi ng Diyos, teka muna, relax ka lang. It's not about sino magaling. You need to understand, you are under Christ. Lahat tayong mga lalaki, we are under Christ. Sa madalit salita, since may structure ang Diyos, then let's respect the very structure of God. Mag-submit tayo, who are Christ's representative. Kaya as man, we need to respect God for that purpose. Kasi para saan? Para ikabubuti ng ating pamilya. Ikabubuti ng ating lipunan. Sa sulat ni Paul, nagpakita siya ng mga halimbawa ng pag-submit. Sabi niya rito, for example, verse 4. Every man who has something on his head while praying or prophesying disgraces his head. Now listen, sa pagpabasa ng gantong Bible, you need to identify principles versus practice. Kasi bakit? Kasi may costume yan. May culture yan o na nakasanayang gawin. For example, sabi niya, sa panahon na yan, hindi ko alam kung paano yung pagtatakip na yan. Marahil, nagtuturban sila, but whenever they pray, they have to remove that. And nakintindihan ko yan kasi tayo, ginagawa rin natin yan. Kaya sabi ng Lord, during that time, ang practice nila, by principle is to honor Jesus. Ang practice nila is not to wear. May mga lalaki doon na ayaw nilang mag-take ng responsibility to wear or to remove the covering. Parang hindi sila nagiging passive sila, parang ayaw nilang pakitang lalaki sila na parang hindi ganito, sinusunod nila yung karamihan dumada. Kasi mayroon mga gusto lang maging effeminate sila, ayaw nilang mag-cover. They want to prove na hindi, ito yung choice namin. Di sabi ni Lord, wag. Pag ginagawa mo yan, you are disgracing me. What does it mean? Ginabastos mo ako. Kasi I want you to reflect my glory. Naintindihan natin? Yun yung practice nila eh. At that time, yun ang practice nila. Tuloy natin, tingnan nyo. For a man ought not to have his head covered, since he is that the image and the glory of God. Ibig sabihin, pag sinabi mong you are the image and the glory of God, you are to reflect yung bigatin ng Diyos, that you are the leader. Kaya men, take the leadership position at home. You take the leadership position. Hindi yung babae ang nagli-lead, ikaw. Kaya lang tayo nawawalan ng tapang to lead. Hindi kasi tayo lumalakad ng matuwid. Ulitin ko ha.
Kaya nawawalan tayo ng tapang to lead is because we're not walking righteously. We have lost our moral authority. Kaya nga dapat, kaya, susunod naman yan pag alam nilang sumusunod ka sa Diyos eh. Kaya importante ito na tayo, we need to take that lead. Kasi ang role natin, unang-una, we are submitted to Christ. So anything that Christ wants, ipapasa natin sa ating pamilya. Papasa natin sa mga pinamumunuan natin. So as men, tuyo ka as a leader. Nakuha natin, hindi ka pwedeng tatahi-tahimik lang. Kailangan mo sabihin kung ano yung nararapat. Kasi, mamaya, papaliwanag ko sa inyo, ha, para maintindihan nyo, pero pinapakita ko muna sa inyo mga talatang panlalaki muna. Okay? Pero tinan nyo, ang tumutungo, mga babae. Baligtad eh! Dapat yung lalaki ang tutungo. Kasi dapat kanila to eh, kanila to. So sabi ng Lord, you need to take the leadership. Kasi sabi niya, kasi you are the glory of God eh. Tingnan nyo ha, but the woman is the glory of man. Hindi niya nabinanggit ulit yung image. Kasi both are created in the image of God. Pero magkaiba sila ng role. Kaya it's nothing to do with superior, inferior, walang ganon. It is the matter of, of roles. Kasi equal naman ng babae at lalaki at babae. Lalaki at babae, equal yan. Men are priorities to submit to God, to submit to Jesus Christ because He is the head of the man, of every man. Nasusundan po, now if you think you're a man and yet iniisip mo babae ka, kaya ayaw mo rin magsuot, gusto mo maging parang babae, I'm telling you now, you're wrong. Because you are to submit to Jesus Christ. Gusto ka niya maging leader, yung be the man. It's not a matter of social construct. Kaya ito, hindi to social construct, it is the design of God. We are men submitted to Jesus. And the heart of Jesus should be that our reflection. Kaya hindi tayo nananapak, hindi tayo nananakit ng alam nating mahina sila sa atin. Bakit? Kasi reflection dapat tayo ni Jesus Christ. Naunawaan po, ngayon, tingnan natin. However, in the Lord, neither is woman independent of man, nor is man independent of woman. Bakit? Tingnan nyo. For as the woman originates from the man, so also the man has his birth through the woman, and all things originate from God. Ano sinasabi ni God? Sino dito ang mga lalaking hindi nanggaling sa babae? Wala, no? Ibig sabihin, lahat tayo, sa madaling salita, we need to have a mutual respect. Bagamat we are the head of the women, hindi ibig sabihin, aabusuhin natin sila, babastusin natin sila, alalapastanganin natin sila, hindi ganun. Because we, as men, ano sabi ng Lord? We came from them. So men, there must be mutual respect. Nakuha po, kaya ang tawag dyan, complementarian. Diba? It is against chauvinism. Ang chauvinism, women are bad, women are weak, they're just lower than men and higher than animals. Ganun ang tingin ng mga chauvinist. Kaya yan ang pinatatayuan ni Aristotle. Hindi tama yon. Kabi nga ni Aristotle Onassis, mas masama. All women are prostitutes. You just need to know their price. Hindi totoo yan. They are created by God, the very glory of man. We are to protect them. We are to love them as the Lord wants them to love, as the Lord wants us to love them. Kasi everything came from God. Kasi sabi ng Lord, ano daw ang husband? Just as Christ loved your wives, just as Christ also loved the church. Gave himself up for her. Galang natin. Willing to die for her. Sanctify her. Present her holy and blameless before God. In other words, men, we are to disciple our wives if we are to represent Jesus. If we're submitted to Jesus, nagpapasakop tayo kay Jesus, ang role natin bilang lalaki, disciple our wives to follow Jesus. Okay po? Minsan masakit ang sasabihin natin, pero we need to tell them dahil kailangan lang sumunod kay Jesus. Okay po? Now, so husband ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. Di ka lugi. Listen to this. Mga lalaki, hindi ka naghahangad na ano makukuha mo sa babae. Ang hangad mo, ano maibibigay mo sa kanya. Because that is the nature of love. Give, give, give. Kaya I want you to understand, sabi ng Lord, that Christ, balik tayo, is the head of every man. And the man is the head of every woman. So ano ibig sabihin yan? O mga babae, paalala ng Lord, the man, by God's structure, man is your head. Oh, yan na naman. Hindi tama yan. Hindi. Relax ka lang. Alam ng Lord kung ano yung nararapat. Kasi ganito yan. Since man is under Christ, kung abusado yan, bring them to Christ. No, dali mo kay Kristo, ibigay mo kay Kristo, malay mo, kunin agad. Kasi meron ka namang Christ eh.
But you have to obey His structure. Now listen, ano sabi ng structure? Tingnan nyo, una-una sa kanilang practice, they have to wear a covering. Bakit? Kasi whenever they pray, ha? Tama, praying and prophesying. Sa madalsata, when they pray, it must, kanilang practice, may covering. May covering. Bilang tanda na they are under the covering of their husband. Diba? Kasi ano yan? Modesty yan eh. So madaling salita, ayaw ng Diyos na parang, kasi kung may asawa ka na, parang wedding ring yan sa panahon natin. Na nagpapakita na may asawa ka na, kaya nagko-cover ka kasi you're under the covering of the man, of your husband. Angat ng Diyos, hindi, kailangan may paggalang tayo sa isa't isa. Hindi tayo, ano, kasi yung mga kadalasan, ayon sa pag-aaral ng iba, yung mga hindi nagko-cover, mga prostitutes sa panahon ng Corinthians. Sabi ng ibang scholar, no, hindi nag-a-agree lahat. Pero ganun pa man, walang definite na nakakaalam. Kaya sabi niya, in other words, you are to be faithful and modest. Punto natin, we want to attract them to the Lord. Diba? That makes us different when we gather together. Kasi sabi niya, kung hindi ka rin namang maglalagay, di magpakalbo ka na lang. Pansinin niyo ha, sa panahon nila, ang kalbo, nakakahiya yon. Considered prostitute, rebel, ganyan. Pero sa panahon natin, maraming nagpapakalbong babae. So okay lang. So sa madaling salita, it's a matter of practice. But the principle, be modest. Be respectable. Diba? It's not about us. It is attracting them to God. Now, tinan niyo po, for if a woman does not cover her head, let her also her cut off. But it's a disgraceful for a woman to have her cut off or her head shaved. Let her cover her head. As I've said, practice nila yon. Now, for a man ought not to have his head covered since he is the image of the glory of God. But the woman is the glory of man. So in other words, I want you to bring honor also to the man. Now, sinasabi mo, I am respectful to him. Now, tuloy tayo. As a man does not originate from woman, but woman from man. So sinasabi na kagad ng Lord, tandaan mo ha, galing ka sa lalaki. Or indeed, man was not created for the woman's sake, but for woman, for the man's sake. Kaya it is not good for a man to be alone in that he created the woman to be his helpmate. Hoy, ayoko nga maging helpmate. Helper lang ako. Hindi. Ang helpmate, kapareho ng Holy Spirit, paraklit, parang comforter. A person who walk alongside. Kasama mo, katuwang mo. Kaya two heads are better than one for they have a better return for their labors. Kaya mas kumikita kayo ng mabuti. Kasi magkakampi kayo eh. Now, intindihan? Now, therefore the woman ought to have a symbol of authority on her head because of the angels. Because of the angels? What does it mean? I don't really know. Nobody really knows. What nobody is. One is, the angels witness our creation. Bukod doon, the angels also are with us, worshiping the Lord. Ngayon, isang posible, yung angels who rebelled against God. Kasi may mga angels who rebelled against God eh. And God wants to prove that these women are obedient to God. Nakuha ninyo? Parang as a rebuke to these angels. So there are maraming mga interpretation. But nonetheless, ang issue dito is to respect the authority of the man. Tulungan natin sila. Kaya sabi niya, judge yourself. Is it proper for a woman to pray to God with her hair uncovered? As I've said, it has something to do with their practice. Does that even nature itself teach you that if a man has a long hair, it's a dishonor to him? Now, pansin niyo po, kayo nang magbasa niyan, kasi ang isip niyan, again, it's their practice to show respect to man. Okay? Now, ano siya sabi ng Lord? So wives, be subject to your own husband as to the Lord. When you submit to the man, it must be delightful. Kasi as if you're submitting to God. Hindi ka nagsasabit sa asawa mo. Nagsasabit ka kay God. Yun ang utos niya eh. Okay pa tayo? Sabi niya, kasi husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church. He himself being the savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husband in everything. Paano kung masama yung asawa ko? Then you pray for your husband. Para yung mga sasabihin niya, hindi kontra sa Diyos. At kung kontra sa Diyos, ibigay mo siya sa Diyos. Ang Diyos mas makapangyarihan sa iyong asawa because men are under Christ. Okay ba yun? Nasusundan? Kaya mahirap mag-submit, mga babae, trust me. Hindi madali mag-submit kapag hindi ka nagpe-pray at wala kang submission kay Jesus Christ. Kaya you need to trust God. Now, let's continue. Kaya alam nyo ba, when we show this, itong respect sa authority,
Nako, magugulat kayo. Children will also learn to obey authorities like parents. Slaves, tayo rin, sila when they work, they will learn to obey their authorities like slave obedient to their masters. And subjecting also to the governing authorities like government. And ganun din, obeying leaders and submitting to them. Once we practice this at home, wow, dadalhin natin yan kahit saan. Can you imagine kung anong order na nangyari sa ating society because we just learn to submit to God's authority? Now to the next, sabi niya, kaya I want you to understand that Christ is the head of every man and the man is the head of every woman and God is the head of Christ. Anong paalala ng Lord? Remember, tinan niyo ha, head of Christ. Si Jesus, bagabat siya ay Diyos. In John chapter 1 verse 1, John declared him as God. And look at him. Sabi niya, but he is willing to submit to God. Sa madalasalta, hey woman, listen. Man, listen. Even your God, theologically, he followed and obeyed and submitted himself to God, his Father. Kaya sabi niya, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. Kagayahin mo si Jesus, who although existed in the form of God, did not require equality with God. A thing to be grasped, hindi niya binilang sarili niyang pantay sa Diyos, bagamat Diyos. Sabi niya, something to be grasped. But anong ginawa niya? Emptied himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Amazing. Now, para lalo niyo ma-appreciate ito, tingnan niyo, si God nagsasalta kay Jesus. God the Father speaking to Jesus. Kasi may mutual respect. But the Son, God says, your throne, O God, referring to Jesus, is forever and ever. Sino yung God dito? Si Jesus! Basahin sa Hebrews. And the righteousness scepter, and the scepter of His kingdom, you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, God, your God. Naintindihan niyo ba yan? Sabi sa inyo, hindi natin maintindihan yan. Yung Trinity na yan, mahirap intindihan yan. Lagpas sa utak natin. Kaya pero, nireveal ng Diyos. Whether we understand it or not, nireveal ng Diyos. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness above your companions. And you, Lord, in the beginning, I laid the foundation of the earth. And the heavens are the works of your hands. Sabi ni God the Father, si Jesus ang nag-lay ng foundation ng mundo. Amazing, no? At sabi niya, kayong gumawa ng langit. Sabi niya, diyan gawa ng inyong mga kamay. They will perish, but you remain. Sabi niya, masisira lahat yan. Pero ikaw, mananatili ka. And they will all become old like garment. Like a mantle, you will roll them up. Like a garment, they will also be changed. But you are the same. Di ka magbabago. Sabi niya tungkol kay Jesus. And your eyes will not come to an end. But to which the angel has ever said, meron ka bang narinig na sinabi ito sa anghel? Wala. Kay Jesus lang. Sit at my right hand until I make your enemies a footstool forever. Amazing. Nakuha ninyo? And yet, Jesus obeyed God, the Father. He himself is God, willing to become human. Kaya sabi niya, I come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Father, if you're willing, remove this cup from me, and yet not my will, but yours be done. Nakuha po. Now, may problema pa. Kaya sabi ng Lord, kung nagdereklamo ka sa bagay na ito, learn to also to submit to authorities of history, the Holy Spirit. Kasi sabi niya, there is no other practice nor have the churches of God. Sa madaling salita, kahit sa mga churches, nandoon yung respeto sa isa't isa. Respeto sa bawat membro ng pamilya, sa tatay, sa anak, sa asawa, mayroong respetuhan. Hindi yan tayo lang. Okay? Anong sabi ng Lord? To honor God in our worship, we must honor His established authority structure. Ayan, yan pa lang yung first point. Haba talaga nung 1 Corinthians eh. Pero tiyagain nyo lang sandali kasi importante ito. Ng pangalawa, honor Christ's amazing sacrifice. Bakit ka mo? Mabilis na lang. But in giving this instruction, I do not praise you. Hindi ako natutuwa sa inyo, ha? Hindi ko kayo mapupuri. Bakit? Tingnan nyo, nag-gather kayo. Hindi para makabuti, nakakasama. Bakit? Anong ginagawa nila? For in the first place, pag kayo nag-gather as a church, nag-gather kayo as a church, kasi you are the church, kaya nag-gather kayo as a church. Sabi niya,
I hear that division exists among you, and in part, I believe it. Hindi lang to division ng unang tinalakay niya. Ito talaga, tahas ang division sa mga nagga-gather. Di ba? Hindi nagpapansinan. Yan. And sabi niya, for there must also be factions among you, so that those who are approved may become evident among you. Now, tuloy tayo. Therefore, when you meet together, it's not to eat the Lord's Supper. Hindi naman kayo naglo-Lord's Supper eh. Anong ginagawa nyo? Kita nyo, pagkakain kayo, kumain muna kayo sa bahay. Bakit one is hungry and another is drunk? Kasi dyan na kayo nung kumakain, nagdadala kayo, naglalasing na kayo. Hindi na tama yan. Nandito kayo para mag-serve sa Diyos, hindi sa serve yung sarili nyo. And sabi nyo, tingnan nyo, what? Ano? Ano ba yan? Parang ganyan eh. Sabi niya, do you not have houses in which to eat and drink? Do you despise the church of God and shame those who have nothing? Wala ka. Parang, alam niyo, sinegregate natin yung mahirap at mayaman. Walang ganun. Sa katawan ni Kristo, pare-pare tayong anak ng Diyos. Ang ginawa nila, dito mayayaman, nagdala ng pagkain, madami. Tama-sama sila. Yung mahihirap, dahil late silang dumating, nalagtatrabaho pa sila, wala nang masyadong dala. Gutom na gutom, hindi sila hinahatian. Bahala kayo. Nakuha ninyo, nangyayari yan. Kaya nga ho, parang ibang-iba sa church. Sabi niya, what shall I say to you? Shall I praise you? Is this I will not praise you? Dito, hindi ko kayo pupurihin. Sabi niya, ibang-iba kayo sa outside niyo sa mga Christians sa Acts. Naku sila, they're breaking their bread from house to house. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Walang ganyong away-away. Kaya yung mga tao, they are being attracted. Kaya, ano sabi ni Paul? Kaya naman, I mightly remind you, ito ang Lord's Supper. Ito, tinanggap ko kay Lord to ha. Diretso from the Lord. Kaya pinapasasabi ko na rin sa inyo that the Lord Jesus in the night in which He was betrayed took bread. Kinuha niya. Ito yung Lord's Supper na ginagawa natin. Sabi niya, when He had given thanks, He broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Yung breading, yung breaking of bread, hindi yan para mag-imagine. Hindi, ito ay, sabi niya, remembrance of me. Alalahanin niyo naman yung ginawa ko sa inyo. Sabi niya, bukod pa doon, tinan niyo ha. In the same way, He took the cup also after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Para saan yung Lord's Supper? Para maalala natin yung ginawa ni Jesus. Bakit? Ibig sabihin, kung naligtas ka na, alam mo yung ginawa ni Jesus. Tama? Kaya hindi ito para sa lahat. Para sa mga na alam nila anong halaga nung kamatayan ni Jesus sa krus at yung dugong dumanak. Bakit? Because this is a new covenant in my blood. Ang sinasabi niya, ito ay talagang tipanan natin. Itong dugo na to, nagpapatunay na ikaw ay akin at ako'y sa'yo. Okay tayo? Kaya mahalaga to. Ang sabi niya nun, sa tuwing kayo magkakain ng tinapay at iinom ng cup, pinapahayag ninyo ang kamatayan ni Jesus hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Anong bagay na to? Una, it's a remembrance. Para ipaalala sa atin ang ating kaligtasang natanggap, hindi dahil mabait tayo. Tayo ay nagdiriwang dahil niligtas niya na tayo. Okay ba yun? Kasi sa tradisyong pinasa sa atin, yun daw tinapay nagiging totoong katawan ni Kristo. At yung dugo, totoong dugo ni Kristo, na tuwing kakainin mo at iinumin, maliligtas ka. Hindi. Naligtas ka na, kaya nga inaalala mo na lang. Okay ba yun? Kasi makakalimutin tayo eh. Minsan yung tulong sa atin, maalala, mamaya, magreklamo na tayo. Kasi kailangan din mapaalalanan na, no, Lord, namatay ka sa akin. Tapos hindi lang yun. Ipapahayag mo to, yung namatay siya, hanggang sa kanyang pagbabalik. In other words, nagkukumit tayo, ikikwento natin to sa iba. Na mayroon ng magandang balita, may nagligtas na sa atin, may tagapagligtas. Are you still there? Now, ito pa. And therefore, tuwing kayo ay kakain at iinom, sabi niya, in unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Kaya, dapat examine niyo yung sarili niyo. Ano siya sabi ni Paul? Sa tuwing kayo nagse-celebrate, bukod sa inaalala si Jesus, inaalala niyo rin na nagre-recommit kayo kay Lord, Lord, tulungan niyo ako mabuhay sa kalwalatian ninyo na hindi para sa sarili ko. Nakuha? Kaya nga, pag unworthy manner, alam niyo bang may disiplina? Kasi sabi niya, kaya sa inyo, yung isa kumakain kayo ng judgment to himself and he does not judge the body rightly. For this reason, iba sa inyo, mahina, may sakit, at iba pa ngay, patay na. Tingnan mo yung katabi mo. Wala pang Lord's Supper. Kaya hindi yan patay. Tulog lang yan.
Okay? Now, bakit po importante yan? Parang, whenever we take that Lord's Supper, we are also recommitting ourselves to God and saying, God, kung may mali ako nagawa, patawarin ho ninyo ako. Tulungan mo ako. Kung Lord, may kagalit ako, tulungan niyo makipag-ayos ako sa inyo. Kasi sa Kanya. Kaya huwag kang magte-take ng Lord's Supper kung may kagalit ka. Kung meron ka mga taong ayaw ng Lord yun, makipagkasundo ka muna. Kasi yung punto nun, we are one body. Body ni Jesus. Body. Pinag-aaway mo ba yan? Hindi pa pwede. So yun ang punto ng Lord. And hindi lang yan. If we judge ourselves rightly, we would not be judged along with the world. Ito pa isang sinabi ni Jesus na hindi sinulat ni Paul. But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Ano sinasabi ng Lord? Whenever you take this bread, remember one day, we will be eating together. Kaya anong gagawin sa langit? Hindi tayo kanta ng kanta. May kainan! Di ba? Parang, wow! Totoo ba to? Dito sa lupa, wala akong pagkain eh. Sa langit, ang daming food. Ang sabi ng Lord, I'm telling you, this is the hope that we have. Kaya sabi Lord, celebrate as often as you drink, as often. Hindi sinasabi kung kailan, basta as often until He comes. Amen? So I pray sa, ngayon po, meron ba kayong mga elemento ng banal na hapunan? It's but hindi ho masamang mag-celebrate tayo, just to remember. Remember what Jesus did on the cross. Di ba? Kung hawak niyo po yan, tulad doon ang sabi ng Biblia. At kung hindi pa po ninyo tinatanggap si Jesus, yung kanyang ginawa sa krus, I'm also inviting you. Lapit kayo. Don't take it. Oh, anak, kuha ka. Para hindi. Hanggat hindi nila kilala si Jesus, don't. Kasi they're eating, drinking judgment upon themselves. Kaya make sure na intindihan nila ito. And it's our opportunity. Masabihin sa kanila, Jesus died for your sin. You have to accept that. Na wala nang ibang solusyon kundi si Jesus. Kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus, I'm giving you this opportunity para hindi ho tayo malagay sa alanganin. Sabi ng Lord, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night He was betrayed took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, this is my body. This is for you. Do this in remembrance of me. And in the same way, He took the cup also of the supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. As often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Hallelujah. He is not dead. He is alive and He will be coming back again. At hindi malayo sa atin sa mga pananaw natin, nakikita na natin how the Lord is fulfilling His words of His second coming. Amen po. So shall we just pray? Father God, I thank you. Thank you, Lord, for dying on the cross for our sins. Thank you for the blood that was shed on Calvary for us. And we're looking forward to your coming back again that we may truly experience the salvation you promised for those who believe. At para sa mga hindi pa po nakakilala sa inyo, I pray. Ngayon po sa silid na to, sa kusangtwaryo na to, I pray, Lord, that they would decide and say, Lord Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. I submit myself to you. Lord Jesus, help me to be the man submitted to you, Lord Jesus. Help me to be a woman, Lord, submitted to my man because of my love for you. Thank you, Lord. And every time we celebrate, allow us, Father God, to celebrate it with respect, with honor, with reverence of you. Because you are our Savior. You are our Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your sacrifice. Thank you, Lord, for the assurance of salvation. Thank you, Lord, that you will be coming back again. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shall we now partake of the bread and of the juice? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father in heaven. Thank you, Lord. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Lord. Shall we all stand? And let's really declare to God that we are confident in facing the future because He is alive. Because He saved us by grace. He saved us by His own work, not by our works. Thank you, Lord. And because He lives,
I can face tomorrow because He lives. Hallelujah, Lord. All fear is gone because I know He holds the future. And now it's worth the living just because He lives. For the last time, because He lives with confidence. Because He lives. Hallelujah, Jesus. I can face tomorrow because He lives. Thank you, Lord. All fear is gone because I know He holds the future. And now it's worth the living just because He lives. Thank you, Lord. Indeed, our lives is worth the living, O Lord, because You are alive. Hallelujah. And we want to worship You. A worship that honors You. The worship, Father God, that declares Your greatness, Your glory, that declares who You are, O God, the loving God, the God worthy of all praise. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless us all.